Isang maganda at pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Mary Ann B. Navarro, nakatira sa Barangay Santa Rosa, Kaintarisan. Kaunting panahon na lamang ninyo makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutan ng dilim. Hindi alam na lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Sumampalataya kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga anak ng liwanag. John 12:35-36. Ako po ay may isang anak na si Kian Bismarck D. Navarro, 8 taong gulang na na-diagnose sa sakit na cancer. Isang sakit na kung saan nakikita mo kung sino ang mga matitira sa iyo para dumamay hanggang dulo. Isang sakit na maraming iminulat sa akin at sa aming pamilya. Isang sakit na sumubok sa aming pasensya. Isang sakit na walang kasiguraduhan kung kada pagbukang liwayway ay masisilayang muli ang mga ngiti niyang walang kapantay. Sakit na lalong nagpalalim sa aking pananampalataya sa Panginoon. Bago pa man magkasakit ang aking anak, ako po ay naging abala sa aking trabaho. Wala akong ibang hinangad, kundi mabigyan ng magandang buhay at maibigay ang mga pangangailangan ni Kian. Ilang taon din po ako nakalimot sa Diyos. May mga pagkakataon na sa pagod ko, hindi ko na magawang magdasal araw-araw. Nagsisimba ako tuwing Linggo dahil iyon ang nakaugalian naming gawin sa aming pamilya, pero hindi ko maramdaman ang presensya sa akin ng Panginoon. Hanggang noong September 2019, dumating ang napakalaking pagsubok sa aming pamilya na magkasakit si Kian. Nagsimula sa hindi pagdumi ng maayos at namayat, siya ay nag-diagnose ng sakit na cancer na kung tawagin ay neuroblastoma stage 3. Isang uri ng sakit kung saan may nakitang tumor sa labas ng kanyang pantog at kinailangan siyang malagyan ng colostomy upang makadumi pa din siya ng maayos. Noong time na kinausap kami ng doktor tungkol sa kanyang sakit, para akong matutunaw sa aking kinatatayuan. Madaming pumasok sa isip ko. Bakit anak ko pa? Bakit hindi na lang ako? Bakit ako pinarurusahan ng ganito? Lahat naman ay ginawa ko para maalagaan siya mabuti. Madaming tanong sa isip ko na kahit anong gawin kong isip ay walang sagot at ninais ko na sarili na lang ang lahat. Ayoko po malaman ng ibang tao o kahit kamag-anak namin ang sakit ni Kian dahil ayoko na siya ay kaawaan at pag-usapan ng mga tao. Hanggang isang araw, kinausap ako ng doktor at sinabi na mahalaga din na may masabihan ako na ibang tao, kaibigan o kamag-anak, hindi para ipagsabi ang sakit niya o humingi ng tulong. Importante daw po na magsabi ako para makahingi ng tulong, lalo na sa pagdarasal para sa kagalingan ni Kian. Nagkumpisal at humingi din ako ng payo sa isang pari. Malaki ang naitulong ng pangungumpisal at pagsasabi ko sa ibang tao sapagkat mas lalong dumami ang nagdarasal para sa aking anak. Noong November 2019, nalagyan na din siya ng catheter dahil pati pag-ihi niya ay naapektuhan na din at dahil doon ay hindi na din siya makagalaw at makakilos ng maayos. Kaya naman, kapag natutulog siya, ay wala siyang katabi para hindi mabangga o masagi ang kanyang catheter. Ako ay natutulog lang sa ibaba ng kanyang higaan. Isang gabi, habang natutulog kami, nagulat na lang kami na katabi na namin siya. Hindi man lang namin naramdaman na nahulog siya sa higaan dahil nga hindi namin siya makagalaw. Nang tinanong namin siya paano siya nakababa, ang sinabi niya sa amin ay binuhat daw siya ni Jesus at ng dalawang angel. At dahil sa nangyari, ay nagsimula na ako lumapit at kumapit lalo sa Diyos. Noong December 2019, nagsimula na nga ang treatment ni Kian. Nakatapos siya ng 2 buwan na chemotherapy, pero unti-unti humina ang kanyang siya. Sobrang pumayat, palagi ang pagsusuka, kawalan ng gana kumain. At dahil doon, ay nagkaroon siya na infeksyon at mas lalong hindi naging maganda ang kanyang kalagayan. Na-admit siya at nadala kami sa treatment room upang mabantayan siya ng mabuti. Nasarinan ng dugo at madaming test ang ginawa sa kanya
upang malaman ang naging sanhi ng kanyang infeksyon. At dahil doon, habang tulog si Kian, ay taintim akong nanalangin. Umiyak at nasabi ko na lamang ay, kung kukunin at babawiin niyo na po sa akin si Kian, ay huwag na lang po siyang pahirapan. At kunin na lang po ng tulog dahil hindi ko kaya siya na nahihirapan. Kinabukasan, nailipat kami sa regular room at nagulat ang mga doktor dahil negative lahat ng ginawang laboratory test kay Kian. Ang impeksyon na nakita sa kanya ay dahil lamang sa taas ng dosage ng gamot na pang chemotherapy, kaya naman binawasan ang dosage ng gamot. At dahil doon ay napagtagumpayan niya ang 5 buwan na chemotherapy at 20 days radiation therapy. Sa bawat procedure po na gagawin sa kanya, ni hindi ko man lang nakitaan ng takot o panghihina ang aking anak. Dahil mahilig siyang magsulat at gumuhit, sa tuwing ma-schedule siya for operation, isang araw bago siya ipasok sa operating room, ay may iginuguhit siya. Last August 2020, kung saan naka-schedule siya sa isang major operation, may ipinakita siya sa akin kung saan nakagawa siya ng larawan na istorya ng buhay ni Jesus. Mula sa ipinanganak, pagkamatay, muling pagkabuhay at pag-akyat ni Jesus sa langit. Tinanong ko siya bakit alam niya ang istorya ni Jesus dahil hindi ko pa naman naikwento yun sa kanya. Ang sabi niya lang ay ibinulong daw sa kanya ni Jesus. Hindi man naging successful ang operation niya dahil hindi na kaya tanggalin ang tumor at magiging delikado para kay Kian. Hindi ito naging hadlang para humina ang aming pananampalataya. 2 araw pagkatapos ng operation niya ay nagkaroon siya ng pneumonia. Dahilan kaya kinailangan niyang mapunta sa COVID ward na walang kasamang bantay. Kahit pa ako ay nabahala, ako'y humingi ng tulong sa nasa itaas upang gabayan siya doon. 3 araw siya na natili doon habang hinihintay ang swab test result. At ako na nasa labas ng ospital, naghihintay sa paglabas niya ay walang ginawa kung hindi ang umiyak at magdasal. Ngunit hindi ko sinisi ang Diyos sa nangyari at alam ko na hindi niya kami iaadya sa ganoong sitwasyon na hindi namin kaya. At matapos nga ang 3 araw ay lumabas ang negative swab test niya at nagkasama kaming muli. Mas naging malakas, matapang at malapit siya lalo sa Diyos. Lagi siya nagdadasal at dahil doon, natuto na ulit ako magdasal ng taimtim at magrosaryo araw-araw. Mas naging malapit at madasalin na din ako dahil kay Kian. Sama-sama kaming buong pamilya sa pagrorosaryo gabi-gabi at humihingi ng tulong at gabay sa ating mahal na ina ng kaliwanagan at lalo kaming pinagbubuklod ng sakit na ito. December 2020, buong akala ko po ay napagtagumpayan na namin ang sakit ni Kian dahil natapos na namin ang gamutan niya. Subalit kinausap ako ng doktor at sinabi na may natira pang tumor kay Kian at wala na ngang plano ang surgeon na operahan pang muli dahil magiging delikado lang at baka hindi na daw kayanin ng bata. Kaya naman, nagdesisyon naman ang mga doktor na mag-oral chemo na lamang si Kian. Na ibig sabihin ay wala nang goal pagalingin ang sakit kundi pahabain na lang ang buhay ng bata. At tinanggap na nga namin ito ng aming buong pamilya at nang dahil doon ay wala kaming ibang gustong gawin kundi ang mapasiya siya sa araw-araw. At nakita nga namin na sa araw-araw, mas lalo siya naging malakas, malapit sa Diyos at masayahin. Akala namin ay maayos na ulit ang lahat dahil wala na siyang dinadaing na kahit anong masakit sa kanyang katawan. Naging kampante na naman ako, bumalik ako sa trabaho at minsan ay hindi na ulit nakakapagdasal dahil sa sobrang pagod. At dumating nga ang matinding pagsubok ulit sa aming mag-ina. Ngayong taon, July 2021, nagsimula ang pananakit ng likod ni Kian. At August 2021, tuluyan na nga siyang hindi na makalakad o maigalaw man lang ang kanyang mga paa. Subalit sa kabila ng kalagayan niya, siya ay masigla at madasalin pa ding bata.
At nakita nga sa mga test na ginawa sa kanya na may nagko-compress sa kanyang spine. Ibig sabihin ay may kalat na ng cancer sa kanyang mga buto. Ang stage 3 na kanyang sakit ay naging stage 4 na dahil daw sa kalat ng cancer. Habang kinakausap ako ng mga doktor tungkol sa sitwasyon ni Kian, ay wala na akong naging reaksyon. Naging manhid na ako sa lahat ng sinasabi nila. Napatanong ulit ako kung bakit. Bakit ganito? Bakit kailangan namin itong pagdaanan ng paulit-ulit? Bakit hindi kami katulad ng ibang namumuhay at nakakatulog ng normal sa araw-araw? Hindi ko maintindihan kung bakit, anong rason o anong dahilan. Marahil walang kasagutan sa lahat ng aking bakit. Ako ay muling lumapit, kumapit at nagdasal sa Diyos na sabi ko, siya na ang bahala sa anak ko. Kung ano man ang kalooban niya ay maluwag kong tinatanggap dahil alam ko naman na hiram ko lang din si Kian sa kanya. Na hindi ko naman po inaangkin na sa akin si Kian. Na sana ay huwag na pahirapan na hindi na makaramdam ng hirap sa lahat ng kanyang mga pinagdadaanan. At habang sinusuko ko si Kian, mas lalo ko nakikita siya na lumalakas, masaya at mas nagiging malapit sa Diyos. Ang tangi ko lang na pagtanto na habang siya ay ginigising pa araw-araw ng Panginoon, ay lagi niya ako binibigyan ng maraming pagkakataon na makasama ang aking anak. Lumilipas ang araw at oras na wala akong hinangad, kundi ang maging masaya siya araw-araw. Natapos ulit namin ang 10 araw na radiation therapy sa pagbabaka sakaling makalakad siyang muli at ongoing ang kanyang physical therapy. Kinausap ulit ako ng doktor na kung sakali daw ba ay papayag ulit kami na muli siyang sumailalim sa chemotherapy dahil nakitaan nila ng pag-asa si Kian. Sa kagustuhan ko na magulit na gumaling, pumayag ulit ako at nakatapos nga siya ng isang session ng chemotherapy nitong September 2021. Pero matapos ang isang session, ay nagkaroon ulit siya ng infection na ang dahilan ay hindi na niya kinakaya muli ang gamot ng chemotherapy. Dahil doon ay kinausap ako muli ng doktor na hindi na ituloy ang chemotherapy at sa halip ay oral chemo na lamang at tanggapin na lang namin na maluwag ang sitwasyon dahil kalat na din naman ang cancer sa katawan ng bata. Nagawin na lang namin na memorable ang bawat araw niya at ibigay ko ano ang mga gusto niya. Habang sinasabi ng doktor yun sa akin, wala akong ibang sinabi kung hindi ang ipagkakatiwala at itinataas ko na lahat sa Diyos. Hanggang nitong October 2021, 3 araw bago dumating ulit ang matinding pagsubok sa amin, ay napansin namin na naging mainitin ang ulo ni Kian. Ayaw na niya mag-exercise para makalakad muli. Hindi nakakatulog ng maayos at naging emosyonal din siya at lagi umiiyak. Habang nagdadasal siya, lagi na may tanong sa kanya na dati ay wala. Nagtatanong na siya bakit nangyari sa kanya ang hindi na makalakad. Gusto na niya makalakad at makapaglaro gaya ng ibang bata. Madaming tanong na hindi namin masagot. Dahil kahit ako ay hindi ko din alam kung hanggang kailan o kung gagaling pa nga ba siya o hinihintay na lang ba namin na bawiin siya sa amin. At isa sa mga dasal niya na hindi ko malilimutan ay ang dasal na sinabi niya na naniniwala ako Jesus na papagilingin mo ako. At sa sobrang dami ng sakit na kanyang pinagdadaanan ay humiling siya sa akin na siya ay ma-rebirth muli. Marahil hindi niya nasambit ang dahilan kung bakit niya nabanggit ang mga salitang iyon. Ay alam kong dahil yon sa lahat ng sakit na patuloy niyang nilalabanan. Hindi ko din alam kung ano ang aking magiging tugon bilang isang ina. Napakasakit na makita ang anak mo na may karamdaman na hindi mo sigurado kung malulunasan. Yung tipong araw-araw na walang kasiguraduhan. At nitong October 31, 2021, 6:00 PM, dumaing si Kian ng sobrang sakit ng ulo, tumaas ang kanyang blood pressure, dahilan upang hindi na siya makapagsalita. Nakatulala lamang siya, namutla at nag-seizure.
Agad namin siyang isinugod sa ospital at nagcritical si Kian. At akala ko, yun na ang araw na babawiin siya sa amin. Habang nasa loob ng sasakyan papunta sa ospital, parang wala na ako sa sarili ko dahil sa dami at sunod-sunod na sakit, ang puso ko ay namanhid habang pinagmamasdan siya na nag-aagaw buhay. Nasabi ko na lang na, Diyos ko, di ba pinili mo pa kami na magbahagi na aming istorya sa November 20? Bakit ko pa ibabahagi ang laban namin ni Kian kung babawiin mo na siya ngayon? Sa loob ng emergency room, kinausap na ako ng doktor na posible na siyang matubuhan, malagyan ng NGT, hindi na makapagsalita o makakita. Pero hindi po ako pumayag, matubuhan siya, dahil ang sabi ko ay pagkakatiwala ko na ang lahat sa Diyos. Kung ano man ang kalooban niya, hiniling ko na lang na huwag na pahirapan pa ang bata. Isang buong gabi na lagi lang siyang tulog na dilatang mata at nakatulala. At dahil nga protocol pa sa ospital ang swab test upon admission, sumailalim kami sa swab test ni Kian at kinabukasan ay lumabas ang result at nagpositive din siya sa COVID-19. Sobra akong nanghina at sa ilang pagkakataon, muntik na akong bumigay, sumuko at mawala ng pag-asa. Wala akong magawa kung hindi ang umiyak ng umiyak. Tanong na bakit sunod-sunod naman ang pagsubok sa aming mag-ina. Bilang isang ina, mahirap tanggapin ang posibilidad na hindi na nga makalakad ang aking anak. Wala pang kasiguraduhan kung makakakita at makakapagsalita pa siyang muli at siya ay nagpositibo pa sa COVID-19. Nagdasal ako at nasabi ko na ito na ba yung sign na babawiin siya sa akin. Alam ko naman na sobra-sobra na yung binigay sa akin at tugon sa mga dasal ko. Pero sana ay hindi sa ganoong sitwasyon bawiin sa akin si Kian, na sobra na yung paghihirap ng bata. At habang ako nanonood ng isang misa online, eksakto sa homily ng isang pari at kanyang sinabi na, Anak, kaya ka dinadala ng Diyos sa mga may hirap na sitwasyon upang mas makilala mo siya, mas lumalim at mas maging matatag ang pananampalataya mo. The more na nakakaranas ka, the more mong makikita kung gaano kalaki ang kapangyarihan niya. At dahil doon ay nasagot ang lahat ng aking katanungan. Magdamag ko po siyang binantayan na puro tulog lang si Kian. Yung takot na nararamdaman ko na hindi ko alam kung ano pa ang bukas na harapin naming mag-ina. Kinabukasan pagising niya ay antagal niya lang nakatingin ng diretsyo pero hindi sa akin. Antagal niyang mag-response at takot na takot ako dahil akala ko ay hindi na siya makakakita o makakasalita man lang. Kaya noong bigla siyang nagsalita at nasabi niya ang, Mami, hindi ko napigilan ang maluha at wala ako ibang nasabi kung hindi ang, Thank you, Jesus. Hindi mo pa rin pinabayaan si Kian. At unti-unti bumalik ang paningin niya. Pero sa paglipas ng araw namin sa ospital, napansin ko na nakalimutan niya ang lahat ng mga masasakit na kanyang pinagdaanan. Naging malambing siya, lagi lang niya sinasabi sa akin na, I love you, Mami. Gusto ko lagi kang masaya. May mga pagkakataon din po na pinapaalala ko lahat na nangyari sa kanya, pero wala na siya matandaan. Hindi niya maalala ang huling nangyari bago namin siya madala sa ospital at higit sa lahat, nakalimutan na niya na may sakit siya. Ang naalala lang niya ay ang mga taong nagmamahal sa kanya at magagandang nangyari sa buhay niya. Mga memories na hindi kayang mawala sa puso niya. Habang ako ay nag-iisip, bigla kong naalala ang hiling niya sa akin na gusto niyang ma-rebirth. Pakiramdam ko ay sinagot ng Panginoon ang hiling ni Kian sapagkat ang kanya lamang nakalimutan ay ang lahat ng mga masasakit na pinagdaanan niya. May mga pagkakataon din na nagdarasal siya hindi para sa kanyang sarili kung hindi para sa ibang tao. Ang sabi pa niya, Jesus, pagalingin niyo na po sila dito sa ospital para makauwi na sila. Nagtanong ako sa kanya kung bakit wala siyang dasal para sa sarili niya. Ang sagot niya sa akin ay,
Wala naman ako sakit, Mami, kasi pinagaling na ako ni Jesus. Matapos ang tatlong araw na pananatili namin sa ospital, ay nagdesisyon ako na iuwi na lamang si Kian at mag-home quarantine na lang kahit pa nga sinabihan kami ng doktor na posibleng sa paglipas ng araw ay lumabas ang mga sintomas ng COVID-19 at kung maging critical si Kian ay mahirapan na kami ma-admit dahil na ilabas namin siya sa ospital na positive. Kaya naman nagdasal ako at nasabi ko na, Lord, ikaw na po ang bahala sa aming mag-ina. Kung kalooban niyo po na iuwi ko siya, bigyan po ninyo ako ng sign. At nito nga November 3, 2021, kinausap ako ng isang doktor at sinabi na negative naman halos lahat ng lab test at CT scan ni Kian. Walang tumor o pamumuo ng dugo sa kanyang ulo. Kaya naman pinayagan na kami umuwi at ituloy na lang ang gamutan sa bahay at tapusin ang 14 days home quarantine sapagkat siya ay wala namang sintomas ng COVID-19. Sa paglipas ng araw, unti-unti ko nakikita ang pagbabago pa kay Kian. Mas naging malambing, madasalin, at unti-unting tinutulungan na niya ang sarili niya para makalakad muli. At aking napansin na lagi niyang hawak ang kanyang rosaryo. At sa tulong ng mga taong nagmamahal, nagmamalasakit at patuloy nagdarasal para kay Kian at sa aming mag-ina, alam ko na makakaya namin lahat ng mga pagsubok na darating pa. Na kahit sinukuan man siya ng mga doktor, kailanman ay hindi-hindi siya susukuan ng Diyos. Nagpapasalamat din ako sa mga tao na patuloy na ginagamit ng Diyos para kami ay tulungan financially, emotionally at lalo na spiritually. Sa mga kaibigan, kamag-anak, bagong kakilala, batchmate at kay Father Paolo Barbacias sa patuloy na pagdarasal para sa kagalingan ng aking anak na si Kian. Kung mayroon man akong isang malalim na natutunan sa laban na ito, iyon ay ang isuko at ipaubaya sa kanya ang lahat. At ika nga ay, let go, let God. Marahil hindi pa tapos ang aming laban. Wala pa kami sa gitna o dulo, pero hanggang pinaubaya sa akin ng Panginoon ang aking anak, ay gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang siya ay mapaligaya. Mas lalo ko pang palalakasin ang aking pananampalataya sa nasa itaas at ako ay lalong magtitiwala sa Poong may kapal. At malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang aking anak na si Kian na ngayon ay COVID-19 survivor, fighter at isang cancer warrior. Muli, ako po si Mary Andy Navarro, isang ina. Naging madilim man ang karanasan, sinikap na piliin ang liwanag, sinisikap na kumapit sa liwanag, piniling maliwanagan upang maging maliwanag din sa iba. Tulad ng ehemplo ng ating mahal na ina ng kaliwanagan. Nawa, ang kwentong ito ay magbigay aral sa atin. Nagsisimula ang maraming bagay sa pagpili. Nawa, sa mga desisyon na gagawin sa buhay, sikapin piliing manalig, piliin ang mabuti, pumili ng tama, piliin ang liwanag. Maraming salamat po.